So, what is up sa inyo mga kumang, no? Magandang hapon, tanghali, or maga para sa inyo. Sa akin kasi, it's 11:30 in the morning, so good morning sa inyo mga kumang. Nandito ngayon sa susunod na episode, so sorry medyo ang boses ko nang galgal. Kasi medyo may ano ko may tonsillitis or I don't know. So, ang topic natin sa ngayon is yung mic ko sa helmet. So, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung gamit kong helmet, kung ano yung gamit kong mic, kung saan siya naka-position, at kung ano ang magandang position niya para sa akin. Siyempre, iba-iba tayo ng preference. May mga napapanood ako, nilalagay nyo sa pisngi. So, yung sa akin, ipapakita ko sa inyo. Maya-maya lang kung saan ko siya nilagay. At kung ano yung mga gamit kong gamit for vlogging. So, yung mga gamit ko for vlogging, simple lang. So, papakita ko sa inyo mamaya. Kita-kits tayo. Hi, guys. Manatanong nyo, no? Bakit ganito yung suot ko? Ganito yung outfit ko? Dito lang ako sa bahay. Pinagdayo po ako ng dalawang boss ko kasi medyo, groggy na yung bosses ko. Then, ayun, parang nagkakasakit ako. So, wala akong magpahinga. Nagpahinga nila ako kahit ayoko. Siyempre, business, you know. Kailangan natin mag-grind. Pero sabi nila, kailangan din magpahinga, siyempre. So, dito ako sa house ko, sa munting house ko, guys. Hindi ko na sasabihin kung saan located, siyempre. It's my privacy. Pero at least alam nila ito. No? Ito lang yung bahay ko, maliit lang. So, papakita ko sa inyo later yung mga gamit ko sa pag-vlog. So, kita-kits tayo mamaya. Bye-bye! So, hello guys. So, nandito na ulit ako, no? Papakita ko sa inyo yung gamit kong helmet, yung gamit kong mic. Pero, nagtimpla muna ako ng coffee since morning. Coffee tayo. Hilig ko to, guys. Hilig ko mag-coffee. Kahit anong oras, bago matulog, coffee. Kapakasarap. Ito lang yung vision na parang ayaw ko nang tigilan. Coffee lang. Siyempre, minana ko to. Hindi ko alam eh. Ngayon ako minana. Masarap kasi magkape. Minsan dumadayo ako ng Matangas. Dumadayo ako ng Tagaytay. Or para bumili lang ng coffee bean. Kasi meron akong friend. Yung pinaka-editor natin, guys. Siya yung pinaka-mahilig sa kape. Meron siyang yung coffee machine. Ewan ko. Ang tawag doon yung binabrew. May ligla ako sa kape pero wala akong masyadong alam, no? Kape. Siyempre, pag nagkakape, hindi mo wala yung biskuit. Pero bisko. Baka naman. So, guys, no? Ang gamit kong helmet is LS2 Metro Evo. Pinili ko siya kasi modular siya. Gusto ko kasi modular, eh. Yung iba, siyempre, nagsasuggest. Gusto nila full face for safety, which is good, pero syempre hindi naman lahat ng tao magpipis mo na gusto ng full face, na gusto ng modular. For my personal reference, mas gusto ko yung modular. Kasi minsan, gusto ko nakaangat lang siya, lalo na pag nasa magandang views ka. Iba kasi pag full face, ang pag nasa magandang view ginagawa, inaangat lang yung visor. So yung iba, syempre, mas gusto nila, mas maganda yung view. Naangat nila as modular. So, ang mic ko, guys, bumili akong Boya. Boya mic. Nilagay ko siya dito sa harap. Dito sa may bandang middle ng pisngi tsaka ng mata. Kasi before, kung mapapansin nyo sa unang vlog ko, pwede nyo siya i-check. Sinot ko siya dito. May butas kasi dito, guys. May butas ang nakalagay dito. Para doon sa strap ng chin. May buta siya dito. So, dyan ko siya nilagay. Akala ko, magiging okay siya. Okay siya pag naka-open yung visor. Pero pag kinlose ko yung visor, medyo sabog. Kung mapapansin nyo yan sa unang vlog ko, guys. Unang vlog hanggang pangalawa ata or hanggang pangatlong vlog ko. Maririnig nyo pag sinara ko yung visor, medyo sabog na yung mic ko. So, may nakita akong suggestion
or may nakita ko isang vlogger na nakita ko nandito siya. Nandito yung mic niya. So, ginaya ko siya. Tapos, dinagyan ko rin siya ng fur para sa windbreaker. So, medyo umukay siya, no? Kaya dito ko siya nilagay. So, since ito siya, no? Tapos, dinagyan ko rin siya ng electrical tape. Para hindi mawala, eh. Para hindi pag dito, para hindi, ano, hindi matanggal yung fur. Kasi medyo maluwag. Pwede namang tawagin balahibong pusa, no? Para lang sa windbreaker. So, yung wirings niya, guys, nilagay ko lang dito sa loob. Pinaikot ko lang din. Kasi pabalik. Tapos, ito, medyo nakalaylay. Kasi dito ko ipapasok yung mic. So, ang gamit ko is yung Hans na chin mount. Shoutout sa Hans ko. Yan. Meron siyang support. Tapos, ang gamit ko is Olanzi case. Naka-Olanzi case ako. So, ngayon, hindi ko mapapakita sa inyo yung GoPro. Kasi yun yung ginagamit ko for vlogging. So, yun nga. Balik tayo dito. Ganyan ako. Tapos, Olanzi. Olanzi casing. Tapos, nandito yung mic adapter. Shoot ko lang siya dito. Ang problema lang, hindi mo siya maiangat. Hindi mo siya maimo-modular pag nakashoot yung ano. Kasi medyo mababanat yung wiring. So, ginawa ko. Pag gusto mong i-modular, syempre, pangit naman tignan pag nakalaylay na yung wiring mo ng sobrang haba. Tinatanggal ko na lang siya pag tapos na ako mag-video or mag-vlog. So, papakita ko sa inyo yung gamit kong GoPro. So, before, dito ko lang siya nilalagay. Sa taas. Kasi bumili ako ng GoPro before. For ano lang, for fun, ganun, for video. Video lang pag nag-ride. So, since hilig ko mag-ride, yun nga, bumili akong GoPro for safety and for recordings. Pero, nung nanonood ako ng mga motovlog or yung mga ibang vlogging, medyo natuwa ako. Sabi ko, parang, bakit hindi ko kaya gawin? So, since nag-open kami ng business, it's a nice marketing din para sa iba, para sa amin. Okay din mag-vlog ka na personalized. Diba? Ito na nga yung helmet. Metro Evo. Shoutout sa LS2. So, babalik ko muna siya. Then, papakita ko sa inyo yung ibang vlogging material ko. So, yun guys, no? Balik ko lang ng helmet. Andito ulit ako. Before, meron akong three-way monopod. Three-way monopod Telesin. Binili ko siya sa Shopee. I think 400. Or masa less than 400, less than 300. Meron siya yung dinuduktong pa. So, ginagamit ko siya before. Nung medyo maalog pa yung vlogging ko. Ito yung ginagamit ko. So, since, syempre, gusto ko maganda yung napapanood natin or napapanood nyo as viewers, bumili ako ng stabilizer. So, yung stabilizer, yung GoPro, tsaka yung mic adapter ko, tsaka yung mic ko, and yung ginagamit ko ngayon for vlogging. So, sasabayan ko siya ng video ng cellphone. Double screen ko siya. Ayan. So, ito pala yung cellphone ko, guys. Ginagamit ko rin siya for vlogging. Oh! Ginagamit ko rin siya for vlogging yung cellphone ko. So, ito nga pala yung aking mic, Boya mic, aking GoPro Hero 6. Siyempre, ang gimbal ko, ano yun, ang mic adapter. So, nakikita nyo, dito ako nag-vlog. Ito ang aking workplace, ang aking monitor, siyempre, laptop ko, keyboard. Dyan din kami nag-e-edit. So, yan ang aking mga, ano, aking mga gamit, no, para sa pag-vlogging. Then, bumili pala ako ng ball race, para saan ito sa, ano, sa Boya mic. Since, yung Olanzi case kasi, eto, pag ginamit ko siya, yung Boya mic sa taas. Diba, ang ganyan siya. Yung Boya mic sa taas, nakakabit. Meron kasi yung Boya mic na parang
hinihigpitan lang. So since pag nakagimbal ako, hindi pwedeng gamitin tong ulansi case. So wala akong lalagyan ng mic kasi sakto lang yung GoPro mismo sa binili kong frame para pumasok siya sa gimbal. So ngayon, may nakita akong suggestion ng ibang vlogger. Siyempre, kailangan ko rin manood para makita ko sa kanila kung paano ba yung diskarte nila. Sa sa gimbal ko kasi merong tatlong 1/4 screw. Meron sa taas. Sa taas mismo, meron sa gilid at meron sa baba para sa lalagyan ng tripod. So, meron siya dito. So, kailangan ko lang siya i-shoot. I-screw. Ang problema ko, wala ko isa pang 1/4 screw na male to male para ipasok ko yung boya mic. So, yun yung inaantay ko. In-order ko lang siya sa Shopee for only 23 pesos each or ganun. Parang nga 20 pesos. Kasi nag-try ako magganap dito sa Philippines. Sa GoPro community, wala rin ako nakita. Wala rin nag-suggest kung saan ako makakabili. So, wala akong choice. Kailangan ko bumili sa Shopee. Galing pa siya ng China. So, ngayon, yung mic ko, nakikita nyo, nakalapag lang yun sa table ko. Kasi nga, wala akong pagsasabitan. Since okay naman siya, wala akong problema. Hantay ko lang yung screw ko na 1/4 mil to 1/4 mil para maikabit ko siya. Yan, para maikabit ko siya ng ganyan, guys. Ito pala yung mic na ginagamit ko. Ganyan siya. So, pag gusto kong ihirap, may interview na ako, pwede ko siyang iikot. Gaganon ko lang siya. Excuse. Since ball race nga siya, naiikot mo siya left to right, back and forth. Yun yung kagandahan nito. Nabibili nyo rin to sa Shopee for only, wala pang 100 plus eh. Pero pag binili mo to dito, alloy na siya, alloy. Pag binili mo to dito sa Philippines, lalo na sa mga nagbibenta ng camera, kapakamahal nito, 300 plus to 200. So, pwede ka lang bumili sa Shopee, China, sa alloy. Kung makakapag-antay ka, doon mo nabili. Pero kung nagmamadali ka, wala kang choice. Bibili ka talaga dito. Bibili may worth 300 pesos. So, ito yung aking mga gamitan para sa inyo. Yan, unti-unti ko siyang binili. Medyo mabigat kasi pag binili mo ng isang baksakan. Kaya yung sa mga mag-vlog, syempre gusto nyo rin na maganda yung preference ng ibang tao sa inyo, yung napapanood sa inyo. Soon, makapalitan ko yung GoPro, pero soon pa siguro kasi nga, wala ng budget. Alam mo naman, galing tayo ng pandemic, wala tayong work. So, bumili pala rin ako ng medyo, alam mo na, hindi mamahaling tripod. Kabili ko si Shopee for only 120, 115. So, tripod siya, guys. alam ko, ang pinakataas niya. Pero three-way head siya. So, useful naman siya. Kahit pa paano. Ang pinakamataas niyang height is 1,020 millimeters. Tapos pag yung mismong tripod lang, 345 millimeters to 350 millimeters. Tapos ang gaan niya, 420 grams yung nakalagay na indicate sa box niya. So, three-way head, built-in lever, aluminum siya, aluminum yung leg, pero alam mo na, sa presyong 120, okay na siya, alam mo yun. Hindi mo naman siya gagamitin for everyday use. Gamitin mo lang siya for vlogging. Yan, tulad niyan, may patungan naman ako lamesa, then I need to use the gimbal. Gimbal na lang yung gagamitin ko. So, pag nasa shop ako, wala ko masyadong papatungan, kailangan ko ng tripod. Ito yung ginagamit ko. So, next time, gusto ko sana rin bumili ng, sabi ko nga, gusto ko bumili ng new GoPro. Para sa, tulad na nakikita ko sa iba nagmamotor, yung ibang GoPro niya nasa harapan, yung isang GoPro nasa chin mount, habang nagsasalita. So, sa ngayon, yan din lang ang aking mga gamit. So,
ang sticker yan available din. Meron na tayong sticker, no? Mga J-Mac. Yan. Ang gumawa nito is sila Run B. Cut na to, J. Napin ko muna yung clothing. Kapi-kapi. Shoutout nga pala sa RGJC Clothing, you know. Made with passion. Yan. Paggawa kami sa kanila ng face mask. Yan. Face mask to ng 1TBT Moto, guys. Yan. Available to sa Shopee. Click the link down below. Meron Shopee, Lazada, Facebook page. Then, ang aking stickers. Meron tayo sticker, guys. J-Mang TV. Available din to. Pero hindi ko siya binibenta. Pinapamigay ko lang din siya. So, kung bibisita kayo sa shop, punta kayo sa shop, bigyan ko yung sticker, walang problema. So, kita-kits tayo sa susunod na vlogging. Siguro hanggang dito lang muna natin magsasama. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para sa susunod at updated ka sa ating video. And don't forget to comment down below kung meron kayo suggestion, comments, you know. Alam nyo na yan, routine. Ang hindi mag-subscribe, alam nyo na, mamalasin kayo sa 2021. Na-joke lang. So, click the subscribe and click the notification bell again. Kita-kits tayo ulit. Salamat sa support sa mga kaibigan ko, sa mga editor ko, sa mga patuloy na nagsasubscribe, sa patuloy na nagko-comment, sa patuloy na nagsashare ng ating video. Maraming maraming salamat sa inyo. And thank you. Ito na. Kahit ito na lang yung pamasko nyo sa akin. Kita-kits tayo, guys. Bye-bye!